Sa araw na ito, mga kapatid, binibigyan din natin ng parangal si Santa Scholastica, isang madre o nag-alay ng kanyang pagkabirhen at pagkatao bilang isang tagapaglingkod ng Diyos. Pinahalagahan niya ang pagdarasal at pananalangin. Sa araw ding ito, tayo ay nagdiriwang ng pangatlong araw ng ating Triduo, Misa, Pasasalamat, sa Mahal na Birheng Maria at Pagpaparangal bilang paghahanda sa kanyang kapistahan sa February 11, the World Day of the Saint. Ang Mahal na Birheng Maria ay nagpakita doon sa Pransya, sa Lourdes. She began to let her known to this lady, young lady, whose name is Bernadette Sabirus. That was between February 11 to July 16, 1858. But on March 25th, the Blessed Virgin Mary declared to Bernadette as the Immaculate Conception because Bernadette asked her, "Who are you?" and said, "I am the Immaculate Conception." This dogma or the title of Mary as the Immaculate Conception was actually miraculously proclaimed by Pius IX 4 years before the apparition. Pagkatapos na ipahayag ng Santo Papang si Pope Pius IX ni Pio ikasyam na si Maria ay ipinaglihi na walang kasalanang orihinal, si Maria ay nagpakita sa dalagitang si Bernadette at sinabi niyang, "Ako nga ang Immaculate Conception." Hindi nagkamali ang simbahan sa pagtawag kay Maria bilang ang kalinis-linisang ipinaglihi, Immaculate Conception. Sa description ni Saint Bernadette, or Mary Bernard as her sister's or religious name because she entered the convent afterwards. Pumasok siya bilang madre. Sabi niya, "Nakakita ako ng isang babae doon sa kuweba habang siya'y namumulot ng panggatong." Panggatong kasi mahirap lang ang kanilang buhay. Ano pat si Saint Bernadette hindi marunong magbasa, hindi rin marunong magsalita ng ibang lengguwahe maliban sa kanilang dialect doon sa lugar. Sabi niya, "Nakakita ako ng dalaga, mga 16 years old. Siya ay nakaputi na damit at nakabelong puti. Sa kanyang kanang kamay, mayroong rosaryo. Ang kanyang mga paa ay halos natatakpan na ng laylayan ng kanyang bestida. At doon sa dalawang paa may kumikinang na tila baga mga kadenang ginto na mga rosas." Kaya kung makikita niyo po, kulay ginto ang rosas sa paanan ni Maria. Nagtaka kayo, kahapon pink yan, ngayon gold na. Alam niyo, ang Diyos gumagawa ng paraan upang ipakita sa atin ang biyaya ng kagalingan. Dahil sa ikatlong araw na magpakita, ang Mahal na Birhen, sinabi niya kay Bernadette, "Maghukay ka ng balon." Kaya sa paanan ng groto, mayroong balon na hanggang ngayon sumasalok at nag-iigip, naliligo at umiinom ang mga taong nagtutungo doon sa apparition site.
Ano ang isa sa mga mensahe ng Mahal na Birhen? Ang conversion o pagbabalik loob ng mga makasalanan. At iniutos niyang pagtatayo ng simbahan doon. At iniutos niya rin ang pag-aanyaya na magkaroon ng prosesyon patungo doon sa lugar kasama ng mga kaparian. At napakaraming kagalingan pisikal, gayon din espiritual, ang naganap doon sa lugar ng kanyang pagpapakita o pinagpakitaan. Mga kapatid, sa Ebanghelyo, ganun din ang laman. Pinagaling ni Jesus ang may sakit na pipi at bingi. Bakit nga ba pipi ang isang taong bingi? Kasi kung ano ang binibigkas niya, ayun lang din ang kanyang naririnig. Kung wala siyang naririnig, wala rin siyang sasabihin. Kaya kung ang isang tao ay gusto mo makapagsalita, kailangan ipacheck muna yung kanyang hearing capacity. Kasi baka merong diferensya sa pandinig. Pinagaling ni Jesus at sa kanilang tuwa, kahit hinabilinan sila ni Jesus na huwag ikwento ito sa iba, ano po ang nangyari? Ipinahayag nila lalo na ang mga kababalaghang ginawa ni Jesus. Sa ating pagpaparangal sa ating Mahal na Birheng Maria, hinihiling po sa atin na ialay natin sa Kanya ang ating mga dasal upang sa pamamagitan ng Kanyang panalangin, anuman ang nais nating makamtang kahilingan ay ipagkakaloob sa atin ng Ama. At tayo ay pagkakalooban ng Kanyang biyaya ng pagmamahal at kagalingan. Kinakailangan lamang natin na sumunod. Narinig natin sa unang pagbasa kung paano nagkasala ang unang mga tao, si Adan at si Eva. Sinabi sa kanila ng Diyos, kayo ay malaya. Pwede ninyong kainin lahat ng bunga ng puno na nandito sa paraiso, maliban sa bunga ng puno na nandyan sa gitna, na nagbibigay ng karunungan kung ano ang mali at tama. Ay dahil ang tao, curious o kapritsyoso, nung matapat ang babae doon sa tapat ng puno ng Tree of Knowledge, tinukso sila ng demonyo at anong sinabi, kumuha ka ng bunga ng puno. Ano ang sabi ni Eva? Hindi. Hindi po pwede, mamamatay kami. Anong sabi ng demonyo? Hindi kayo mamamatay. Nilinlang sila ng demonyo sa anyong ahas. At sinabi, at kaya nga't kumuha din si Eva at binigyan si Adan. At kumain silang dalawa at nagkaroon na ngayon ng malisya sa kaisipan ng tao. Kaya sila'y nagtago sa kakahuyan, sa madamo, dahil nagkaroon na sila ng hiya. Mga kapatid, kung magbabalik loob lamang ang mga tao, ang pangako ng Diyos ay kaganapan ng kaligayahan doon sa kanyang kaharian. Ipinangako ng Mahal na Birheng Maria kay Bernadette na siya ay magiging maligaya. Kasi alam ni Maria na si Bernadette ay sakitin. Anong sakit niya? Meron siyang asma at nagkakaroon din ng cholera nung panahong iyon. Kaya anong sinabi ng Mahal na Birheng Maria? Paliligayahin kita o gagantimpalaan kita ng kaligayahan, pero pasensya na, hindi ko maipapangako sa iyo dito sa lupa, pero sa kabilang buhay na titiyak ko na ikaw ay magiging maligaya at gagantimpalaan ng iyong kahilingan sa buhay. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Mahal na Birheng Maria sa kanyang patuloy na pag-aaruga sa atin. Punong-puno siya ng grasya at ang kanyang grasyang ibinabahagi sa atin, the grace that Mary is sharing with us is the grace
that is coming from God. Amen.